Nang kulangin sa supply ng tubig ang Manila Water, naging solusyon nila ang pagkuha ng tubig sa mga deep well. Hanggang 100 milyong litro ang kayang ibigay ng mga deep well na yan kada araw. Pero may limitasyon dyan ang National Water Resources Board. Kung bakit, alamin natin sa pagtutok ni Ray Alvis. Sa bahaging ito ng National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City, matatagpuan ang deep well ng ospital. Ilang taon na raw silang hindi kumukuha ng tubig mula rito. Pero mula ng magka-water shortage, ginagamit na rin daw nila ito, pati ang deep well ng katabi nilang lung center. Ginagamit natin yung deep well kapag nakita natin na sa critical level na yung tubig or cider na wala tayong support from Manila Waters. Then pag gumagamit po kami ng deep well, automatic agad nag-water sampling kami for laboratory. Ang paggamit ng mga deep well ang isa sa mga solusyon ng Manila Water sa kakulangan nila ng supply ng tubig. Para rito, nasa 100 ng deep wells na i-activate ng MWSS sa Metro Manila. Ang kada isang deep well, kaya raw makapag-supply ng 1 million liters per day. Pero ang DENR at National Water Resources Board o NWRB na siyang nagbibigay ng water permits, hanggang kabuuang 30 million liters per day lang ang papayagang kunin ng Manila Water ngayong Marso at 80 million liters per day naman sa Abril hanggang Oktubre. May pag-aaral daw kasi noong 2004 na may mga lugar sa Metro Manila at mga karatig na lugar kung saan mabilis ang pagbaba ng tinatawag na groundwater o tubig sa ilalim ng lupa. Kaya raw tumigil sila sa pagtanggap ng aplikasyon para sa water permits. Ibig sabihin, yung groundwater natin o yung aquifer, bumababa yung level, no? At ito ay napapansin dun sa pagbaba ng lupa, no? May mga areas po na ganun. Kapag nasobrahan daw kasi ang kinuhang tubig mula sa water table. Ang unang maging epekto nito is yung parang pagbaba ng lupa, no? Ground subsidence. And then pag malapit po yan, may kalapitan po yan sa tubig dagat, no? Doon na po pumapasok ang sinasabi nating saltwater intrusion. Kapag lumalim na rin masyado ang water table, mas magastos na rin daw sa enerhiya ang pagbomba ng tubig. Leigh Alvis, Nakatutok, 24 Oras.